Welcome back mga idol. Ito na ulit at nagbabalik ang inyong channel na magbibigay ng panandaliang aliw sa inyong murang kaisipan. Nangalap po tayo ng mga larawang magbubukas ng inyong kamangmangan. Pero bago yan, hindi ko magawang manahimik kasi dama ko ang damdamin niya. Regarding po ito sa nangyaring hostage taking kamakailan sa may Green Hills. Yung mga kailangan punahin pero pinagsasawalang bahala. Yung mga kailangan punahin pero ikinikibit balikat. Mga nakagawian pero mali. At mga mali pero hindi tinatama. Ito po ang ating segment na pinamagatang Punang Ina. Para po sa mga ayaw makinig, pwede nyo po skip. Diretso na po kayo sa mga larawan natin. Alam naman natin lahat na mali ang ginawa niya, di ba? Maling-mali. Kasi marami ang nadamay. Eh paano kung biglang merong isa doon inatake sa puso, di ba? Eh di merong may collateral damage, di ba, mga idol? Sabi nga nila, kapag puno na ang salop, tumatanggap ng soul. Marami ka nang nilukot, minalangya. Palabas yan ni Fernando po, di ba? Pinuno mo na sa loob, Ted. Malapit na kitang kalusin. Siguro, dumating siya sa sukdulan at kailangan niyang isiwalat o ilabas ang kanyang saloobin, mga idol. Kasi walang gusto makinig sa kanya eh. Kasi, sino nga ba naman siya? Wala siyang, hindi siya katulad ng mga politiko, di ba? Artista, o sino mang mayaman o makapangyarihang tao sa lipunan na may mga ganong resources, di ba? Na pwede niyang ilabas kung ano yung saloobin niya. Minsan, kailangan mo ng karahasan para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan, mga idol. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang sarili mo para sa karamihan. Tulad ng ginawa niya, nabuksan tuloy ang isipan ng mga tao, lalo na yung mga nakaupo sa itaas, di ba? Kasi may maling sistemang nagaganap eh. Pero hindi ko sinasabing gawin yun, di ba? Masama yun eh. Ano yan? That is a no-no, mga idol. Meron pa nga sinasabi nila, di ba? Pag nawala ka sa trabaho mo, sampu ang kapalit mo. Pero bakit mo kailangan bitawan ng katagang yun, di ba? Sa isang manggagawa. Para kang walang halaga, di ba? Mag-stay ka man o umalis sa kanila. Di ba? Parang ano ka lang, di ba? Parang wala kang halaga. Parang hindi ka nila binibigyan ng importansya, di ba? Siguro kaya nila nasabi yun, sa dami nga ng walang trabaho dito sa ating bayang sinilangan, di ba? Ang bayan kong Pilipinas. Nakakalungkot sa atin, di ba? Sabi pa nila, kung papipiliin sila ng isang empleyado, brain or attitude, pipiliin daw nila, sabi nila, is attitude. Kasi may training naman daw at pwede turuan. Siguro sa akin, ang gusto nila isang yes man. Yan. Walang tanong-tanong, yes man tsaka yes sir lang ang pwede mo sabihin, di ba? Ayaw nila na makikipag-brainstorm ka sa kanila. Ayaw nila yung marinig yung suggestion mo. Ayaw nila nang mas marunong pa sa kanila. Pero sa kabilang banda, tama nga naman sila, di ba? Hindi naman tatayo ang kumpanya at lalago yun kung di sa talino at tiyaga nila. Pero, di ba? Kaya mas kailangan nga nila yung yes man. Dapat yes ka lang. Diba? Meron pa nga akong narinig, di ba? I can make you or I can break you. Di ba? So, anong gusto nila ibig sabihin? Anong gusto nila iparating doon? Dapat yung
sisip-sip ka sa kanila, di ba? Sad but true, mga idol. Kasi nasa kanila lahat ang kapangyarihan. Dahil nandun ka sa kanilang bubungan, di ba? Nasa kumpanya kanila. Pero alam ko kasi sa mga sitwasyong ganun, company is a private entity, mga idol. Alam ko ha, limited ang power ng government sa mga ganitong klaseng senaryo. Pero alam kong talagang nilabag ng isang kumpanya ang karapatan mo bilang manggagawa. Diyan papasok yung DOLE, yung Department of Labor, sinabi nila, di ba? Pero yun ba yung gusto nila, di ba? Yung maging ano ka, parang sip-sip, di ba? Pero parang ang pangat, di ba? At para sa mga sip-sip, meron akong pick-up line sa inyo. Boy, pick-up! Are you ready? Go! Stroke ka ba? Bakit? Kasi plastic ka na, sip-sip ka pa. Pick-up! 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 Siguro para sa akin, ang pinakakailangan ng isang manggagawa para tumagal sa trabaho is pakikisama. Meron nga iba, di ba, mga tamad, pero magaling makisama. Yun, tumatagal sa trabaho, di ba? Bilang manggagawa, siyempre, dapat alam mo yung function mo sa ginagalawan mong kumpanya, mga idol. At kailangan mo ng respeto para sa bawat isa, kahit na janitor pa yan. Oy, pero walang racist doon, ha? Sa sinabi ko, ha? Marangal na trabaho yan. Ginawa ko lang batayan, mga idol. Gusto nyo ba, kaya ka lang sinusunod, is natatakot sa iyo yung tao? Di ba mas maganda? Kaya ka nila sinusunod dahil nire-respeto ka nila, di ba? Hanggat marami ang lubok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Okay, ayoko nang pahabain to, mga idol. Sana may napulot kayo kahit nakatiting sa dinami-dami at walang kakwenta-kwenta kong sinabi. Okay, mga idol, hanggang dito na lang, ha. Huwag niyong kalimutan mag-like, share. Eh, joke lang, mga idol. Punta na tayo doon sa mga larawan nating mga larawan bukas. Wow, lupit, ha. Lupit ang tricycle mo, four wheels, ha. At hango sa mga jeep natin na luma, kasi may mga bagong jeep na ngayon, di ba? Lupit, ah. Lupit ang tricycle mo. Nice one. Diba? February 30. Klase naman yan, no? Saan ba to? Galing ng mo, ah. May February 30 ba? Gulo mo, ah. Galing naman ng gumawa nito. At sa dinami-dami ng mga mata, di ba? Bago magawa yung isang tarpaulin, mga idol. Ano yan? Pinapa-approve pa yan sa mga madaming At na-iprint February 30. Ang galing-galing. Sus. Kung papipiliin ka, poging mahirap or pangit na mayaman, wala, okay lang ako sa'yo. Pangit na mahirap. Nagtanong ka pa kasi, dinasaktan ka tuloy. Sinabi yung totoo. Wait. Bakit? Pwede naman na. Wait, kasi basa yung paint, di ba? Wala lang yung wet. Dapat may wait, wet paint. Ganon yun. Magaling, magaling. Wow, si Jollibee. Ine-endorse si McDonald's. Sobrang tipid naman sa USA nito. Magawa nga yan. Para at least, di ba, tipid ka na.
ano pa, iwas pa sa sakit, di ba? Si paunti-unti lang, di ba? Pero masama ang iyos, mga idol. Ngayon yung subukan. Next. Tipid sa hugasan naman to. Alay mo. Yung pinakatotong dun sa ilalim ng kaldero, yun yung ginamit niyang, ano, masaya. Dalawa yung pantakip. Ayan. Sunod. Kaling ni Food Panda. Food Panda ba yun? Oh, Food Panda to, mga idol. Kaling. Alam mo, ganyang kadedikado ang mga Pilipino pagdating sa trabaho. Mga kadedikado, mga dedicated talaga yung mga manggagawa natin. Kita mo, pang-export tayo, di ba? Tayo ang mga hinahanap nila sa ibang bansa. Kasi mabilis tayo maka-adapt, mga idol. At wala tayong ano, pili sa trabaho. Masisipag tayo eh. Diba? Tulad ni Kuya, kita mo ha, nasa bukid siya, naghahanap. Grabing sakripisyo. Saludo ako sa mga manggagawa natin, mga idol. Saludo ako sa mga manggagawang Pilipino. Iba namang pizza. Siguro nag-banking yung ano nito, driver nito sa pagmamadali. Kasi di ba alam ko eh, ko alam ko anong ano to, parang binabalik yata yan kapag na-late sila ng deliver, di ba? Yun, sa pagmamadali, nag-banking-banking si Guya, okay. Pati yung ano, yung ibabaw ng pizza niya, nag-banking-banking din. Sunod. Malilate na si ate, kaya wala na siyang pake, di ba? Di na napansin, merong ano, bra. Baka nga bra niya, baka walang bra si ate. Bayan. Naalat pa sa itlog mo. Tangina. Bakit? Natikman mo ba? Yun ang tanong ko sa'yo. Siyempre, sa sogo. Saan masarap kumain? Siyempre, sa sogo, di ba? Yung dalawa kasi, mga ano yan, chicken ang pwede mong kainin. Kasi mga chicken yan, KFC, mga inasal, chicken. Mga pakpak. Mga, yung mga chicken kasi may pak, yung pakpak, di ba? Yung sogo, may pekpek. Oy! Sorry. Yung dalawa kasi, pag ano yan, luto pag kinain. Sa sogo kasi, hilaw ang kinakain. Sunod. Yung ako nagdagdagan, puta, mayayari na naman tayo ng YouTube nito. Oy, ang galing ng ano. Para hindi nga naman lumipad yung mga ano. Pagaligang gumawa nito. Napaka ano, napakahenyo. Alay mo, ginawa mong ganun. Para hindi lumipad, hindi tangayin yung hangin tsaka yung mga graba. Kaya parang ano, tinalian nila. Magaling. Oo, wala pang net. Okay, sana maintindihan ako kung may net, pero walang net sa ibabaw. Sunod. Yan ang masakit, di ba? Mga usong-uso ngayon. Sunod. Rose, ipangako mo, mawala man ako, hindi ka magti-TikTok. Yung mga nilalamon ng TikTok dyan, ha? Kaka-TikTok nyo, ha? Sunod. Grabe namang munggo ito. 650 each. Sige nga, bilangan mo ako ng 1,000. Bigyan mo ako 1,000 pieces dyan. Tapos nahirapan mo yung ano. Sarili mo nyan. Sige, mahal ng munggo mo. Sunod.
pool, hila, wag itulak, wag itulak, wag itulak. Wag itulak, please, wag itulak, please, wag itulak, please. Magtulak, pangit, grabe naman to. Kulitso kasi, kaya tuloy. Sabi wag itulak, hila kayo ng hila. Pero, iba na yung ano ah. Iba na yung malinaw, syempre. Grabe naman to. Bawal magtulak ha. Sus, mahuhuli kayo. Sus, sama yun. Sunod. Ay nako, Tutoy. Ang galing naman ng drawing mo. Ah! Bakit? Ano yun ha? Parang ano ba yung tawag sa ganun? Diba? False. Talon sa Tagalog, di ba? False. Tapos bundok, di ba? Tapos bundok yung pag ganito. Bundok yung dyan, tapos bundok yung doon. Kaya huwag kayong ano ha? Ano-ano iniisip nyo ha? Sunod! Nagbukbang si Miming to. Kaya ganun. Ang saya-saya. Diba? Yan lang kalaban natin si Miming pag nagdaing kayo sa ibabaw ng bubong. Okay. Tapusin na naman natin ang dapat tapusin, mga idol. Hanggang dito na lang, di ba? Okay. Sana nagustuhan nyo. At meron akong tula para sa inyo. Ako ay pinagpalay, pero di yun masakit. Alam nyo kung ano yung masakit? Magpapaalam na naman ako ulit. Huwag nyo kalimutan, like, share, subscribe. Together, let's spread good vibes. Tong, 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 pakitong, king.